Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Emmanuel Rodriguez at ang bakbakang Inoue versus Dasmariñas. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. Nagpapasalamat nga po ng gusto ang bantamweight contender na si Emmanuel Rodriguez dahil sa pagkakataon na makalaban ng ating 4 Division World Champion na si Nonito Donaires sa December 19 para sa WBC Bantamweight World Title. Sa mga hindi nga po nakakaalam ay magkasunod na tinalo ng Japanese monster na si Naoya Inoue si Rodriguez at Donaires noong 2019. Tinalo ni Inoue si Rodriguez via second round technical knockout noong Mayo ng nasabing taon. At makalipas ang 5 buwan lamang ay tinalo naman ni Inoue si Donaire via unanimous decision. Ang talo ni Rodriguez kay Inoue ay ang nag-iisang dumi sa kanyang malinis na record na 19 wins with 12 knockouts at isang talo lamang. At sa latest interview nga po ni Rodriguez ay sinabi nitong hindi lahat ng boxers ay nabibigyan ng pagkakataon na muling lumaban ulit para sa world title pag nanggaling ka sa pagkatalo. Kaya naman napakaswerte niya daw talaga. Subalit sa paparating niyang laban kontra kay Nonito Donaire ay sisiguraduhin niya umanong makikita natin ang dating bagsik ng isang Emmanuel Rodriguez sa ibabaw ng lona. Dagdag pa ni Rodriguez na walang duda umano na future Hall of Famer si Donaire. Mataas daw ang kanyang respeto sa ating pambato at masaya talaga siyang magkaroon ng pagkakataon na makatapat ang kagaya ni Nonito. Ngunit napakadami na umanong parusa ang natamo ni Donaire sa buong boxing career nito. At dahil may edad na itong 38 years old, kaya naman paniguradong iba na daw ang galaw ni Nonito at hindi na ito kagaya ng dati. Hindi naman umano sa minamaliit niya si Donaire. Ang kaso nga lang daw talaga ay napakadami ng advantage niya kontra sa ating pambato dahil sa edad nitong 38 years old. Maganda din naman daw ang ipinakita ni Donaire laban kay Inoue. Subalit napakadami umano ng suntok na tinanggap nito. At bagamat legend si Donaire ay sisiguraduhin niya umanong mapapasabak ito sa matinding bakbakan sa kanya sa December 19. Samantala, sa kabilang banda naman ng Bantamweight Division ay binalita ng Daily Tribune na inaayos na ang bakbakan sa pagitan ni Naoya Inoue at ng isa pa nating pambato na si Michael Dasmariñas. Ayon sa article na isinulat ni Nick Bianco ay may posibilidad na gawin ang laban ng dalawa sa March o April 2021. Habang ang MP Promotions President naman na si Sean Gibbons ay sinabing sabik na si Dasmariñas na makatapat si Inoue. Sa mga hindi nga po nakakaalam kung bakit kailangan maglaban ng dalawa, ay si Dasmariñas po kasi mga idol ang mandatory challenger ng IBF title na hawak ni Inoue. Kaya naman kailangan talaga ni Inoue na labanan si Dasmariñas. Dahil kung hindi ay mapipilitan ng IBF na kunin ang titulo kay Inoue. Habang si Dasmariñas naman na may record na 30 wins with 21 knockouts and 2 losses ay patuloy lang ang pag-eensayo sa La Union. Nang sa ganon ay lagi lang siyang kondisyon sa oras na magkaroon ng kumpirmasyon na kasado na ang laban niya kay Inoue. So ayan nga po ang latest boxing news today mga idol. Comment down below your opinions at huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk.